share and then paki-subscribe na rin para ma-notify ka sa ating mga susunod pang mga video. So, ayan guys. Sigurado gusto mong magtipid sa Gasol. Lahat tayo gusto magtipid sa Gasol. So, ito gumawa ko ng paraan para makatipid tayo sa Gasol. Meron tayong dito ang butane burner. Which is, yung butane burner ay konti lang nakokonsumo niyang gas. So, ngayon guys, kukonvert natin siya sa LPG na Gasol. Ayan, para konti lang makonsumo. Kasi yung regular na burner, malakas sa gas talaga yun. Kaya ito, gumawa ako ng tutorial para share sa inyo na nakakatipig tayo sa Gasol kung kukonvert natin to. So, paano nga ba yung gawin guys? So, ayan, napalawanag ko. Ito yung butane burner natin. And then, dito siya sinasalpak, yung butane. Ayan guys, dito. Para may connect mo yung hose dyan. Ayan mga guys, kailangan mong alisin yon para rektang makapasok yung LPG gas natin dyan. Kasi kung i-rekta mo siya dyan, hindi siya makapasok kasi naka-design to para sa butane. So, paano nga ba alisin yan, guys? Eto guys, alisin mo lang yan. Makikita mo na yan sa loob. Yan, pwede mo na siyang alisin. Madali lang alisin yan, guys. Basta alisin nyo lang itong mga tornilyo na to. Makikita nyo na siya dyan. Eto guys, hindi ko na siya alisin kasi gagamitin pa namin ito mamaya sa aming camping. Yan. Basta guys, huwag niyong kakalimutan na alisin yung nandito. Yan. Meron akong isang ginawa dito guys, na naalis na siya. Tapos may hose na rin. Papakita ko na lang sa inyo kung gumagana ba siya o hindi. Ayan guys. So, ito siya guys. Ito, ginagamit namin sa bahay to. Yung isa kanina, pang excursion, pang may pinapashellan kayo, ganun. Kasi, hassle naman kung dadalhin mo pa yung LPG, di ba? So, ito guys. Naka-convert na siya. Kinuha ko lang sa kusina namin. And then, ayan guys, kung makikita nyo, kukonekta nyo yung hose dyan, lalagyan nyo ng clamp para hindi suminaw. So, ayan guys. Tapos, yung dulo nitong hose, syempre may regulator din para sa ating LPG. Ayan. Lalagyan natin ng clamp para walang sinaw. Ayan lang guys, at ilalagay ko yung clamp na binili ko kanina. So, ayan na nga guys, nalagay ko na yung clamp niya. Make sure nyo lang na mahigpit. And then, usually yung mga regular burner, ang tinatagal lang doon yung mga LPG natin is 1 month or baka wala pang 1 month. Ito guys, sinisigurado ko sa inyo na mas patipid to, na mas tatagal yung ating mga laman ng LPG kung i-convert natin siya sa butane gas. Panalo rin to guys sa mga ano, sa mga nagtitinda ng mga lugaw o kaya mga pares mami. Kasi alalay lang yung mga apoy nun para hindi malamig yung isa-serve nilang pagkain, di ba guys? So, sakto sa kanila to, mas makakatipid sila. Sakto rin sa mga bahay natin kasi mas makakatipid tayo guys. So, ayan guys, try natin ilagay ito sa LPG. Try natin kung gagana. So, ito guys, lalagyan na natin siya dito sa ating LPG. Make sure nyo lang guys na mahigpit dito para walang singaw. Para maiwas na rin tayo sa anumang sunog o sakuna. So, ayan na guys, nalagay na nga siya sa ating Gasol. Patungo sa ating butane burner. So, ayan guys, nakakonekta siya. Nakakonekta siya sa ating... Nakakonekta na siya sa ating LPG Gasol. LPG gas. Ayan guys. Testing na natin kung gagana siya. Asindihan po muna natin. Open po muna natin yung ating gas. LPG. Ayan guys. Open na siya guys. So, testing natin guys kung gagana. Lagyan muna natin pala guys yung ano niya. Para hindi mahangin. Ayan guys. So, ayan na guys. Nakita nyo naman. Gumagana siya. Pwede mo rin yung lakasan, hinaan. So, diba guys? Nakikita nyo naman yung gas na yan. Kung mapapansin nyo guys, medyo mahina siya. Kasi nga, pang-butane lang siya. Pero, makakaluto na rin yan, diba? So, ayan guys, nakikita nyo naman. Yan. Yan guys. Okay na guys, pwede na tayo magluto. So, yun lang guys. Please don't forget to click the like button, comment below, share, and then subscribe na rin.